Charo. Anyway, positive day, Gilivers. This is Dr. Gigi D. Sunga from Enspar, Bulacan. Magandang umaga sa lahat ng mga Gilivers natin. And this is the first time po tayo panood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat na mga gustong magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, or you want to join my team, IMG Rockstar, for your free financial education, at para makapag-invest ka na, and for you to have an access sa yung health insurance, like ako po, and IMG, we are offering Kaiser, 3-in-1 po yan. So for the details, PM ka lang sa personal FB ko, nandiyan lang po sa paligid. And SMDC Rockstar, kasama din natin yan, kakapartner natin ng SMDC for if you want to become seller ng mga SMDC properties, okay? And of course, Reveal Beauty and Cosmetics yan. PM lang kayo sa mga opportunities na nandyan sa inyong paligid na in-offer ni Rockstar. And if you want to become business partner ng Enspire Bulacan, mag-message ka lang, okay? Alright, so isang tanong na sasagutin natin ngayong hapon. Bakit nga ba hindi tumitigil ang mga mayayaman? Napansin nyo ba, yung mga mayayaman hindi tumitigil, Sabado pumapasok. Kaya pasok ako ng pasok. Joke lang. Hindi pa mayaman si Doc, ha? Papunta pa lang tayo, road to payaman, 'di ba? Sabi nga ni Lakong TV, team payaman, 'di ba? Papunta pa lang tayo dun sa road na 'yon. Pero napapansin niyo ba, minsan kung sino pa 'yung mga mayayaman, sila hindi mga tumitigil, 'di ba? Sila 'yung mas madaming ginagawa, mas madaming meeting, mas maagang gumigising, nagwo-work ng Saturday, pag may occasions, nandun din sila sa nagtatrabaho sila. Galaw sila ng galaw. So, meron tayong isang tanong na gusto nating linawin, bakit nga ba hindi sila tumitigil? 'Di ba nga minsan sasabihin pa natin, masyado naman kasi Doc, ano yan, mga ano tawag daw, napagbintangan pa natin silang greedy, di ba? Napagbintangan pa natin silang, wala kasi yan sa buhay yan eh. Pero alam nyo ba, merong explanation, may psychological explanation, bakit hindi tumitigil ang mga mayayaman na pwede rin natin gawin, na ikaw din, ma-inspire ka na huwag ka ding tumigil. Kasi minsan, hindi pa natin na-achieve yung level 1, 2, 3 ng Maslow's hierarchy of needs, tumitigil na tayo, di ba? Misan nga, basic needs pa lang, tinitigil na natin, di ba? Marami sa atin tumitigil, masarap matulog, maginawa, hindi, komportable sa buhay, eh, hindi pa nga sakto yung kinikita mo sa pambayad mo ng bill. Pag hindi pa sobra yan, huwag ka munang tumigil, di ba? Pag hindi pa, hindi mo pa nababayaran ba basic needs mo, okay? So, yon, okay? Alright, so ngayon gawin natin. Bakit nga ba? Kasi ganito, explain natin. Una-una, bakit hindi tumitigil ang mga mayayaman? Dahil alam nyo ba, eto po kasi ang laro nila. Ang laro po nila, per game. Okay? Ang ginagawa po nila, it's per game. Okay? So, hindi po sila kagaya ng ordinaryong tao na ang laro habang buhay, per level. Hindi na umalis sa level na yon. Sila po ay per game. Ibig po sabihin, ganito po siya. Ang game, di ba? Per level yan. Naalala nyo yung araw, yung mga 90s. Sino ba dito yung mga batang 80s yan? Naglaro ng brick game. Sino sa atin naglaro ng brick game? Di ba tinatago pa natin yan sa mga nanay natin, yung ganon? Brick game, snake, di ba? Snake yun, no? Yung snake, alam nyo yan. So, di ba yung mga ganyan mga laro natin, may level 1, 2, 3, and 4, and 5. Iba't ibang level. So, ito ang nagagawa ng mga mayaman. O, ito yung accomplishment nila. Kaya hindi sila tumitigil, okay? Game 1, they start the game 1. Game 1, okay? Naipanalo nila ang level 1. Naipanalo ang level 2. Naipanalo ang level 3. Naipanalo ang level 4 and level 5, okay? They are winning. Nanalo siya. So, anong gagawin niya ngayon? Since tapos niya na yung game na yon, naipanalo niya lahat ng level na yon. So, they will start to their next game. Ang laging tanong ng mga mayayaman, what is my next game? What's next? What is my next run? Kaya hindi sila tumitigil. Kaya pag makita natin sila, bakit dati nandun siya, ngayon nandun na naman siya, di ba? Parang ang likot, di ba? Sabi ko nga sa inyo, likutan nyo ng konti, likutan nyo pa sa buhay, di ba? Okay? So, hindi sila tumitigil kasi ang laro nila per game. Not only per level, but per game. Okay? So, let me concretize. Bigyan ko po ang example. Okay? Habang tayo magkami po tayo. Kapi po, sa tanghaling tapad. Ang sarap po eh. Isa pa. Magkapi po tayo. Anong templo mo, Faith? Ang sarap, no? Ay, Faith. Si Faith ba natutulala na po siya sa akin? Okay, so bigyan kayo ng example. Unang halimbawa, Elon Musk. Paborito mo si Elon Musk, no, Doc? Yes, kasi sobrang nahanga ako sa kanya. Ano yung game na naipanalo niya? Tesla.
'di ba? Nanalo siya. Ito yung reason bakit very successful si Elon Musk sa Tesla niya. So very successful because according nag-research sa kanina, unmatched performance. Walang nakaka-match sa performance ng Tesla. Automobile po 'yan, ha. So walang nakaka-match doon, unmatched. Okay? Based sa record, all right? So second, unquestionable advancement. Hindi mapantay ang advancement ang ginawa po ni Elon Musk. At ang trend niya, super. Wala pang nakakalampas. So, very successful sa kanyang first game. It's not actually the first game niya. Yung kung pangilang game niya to, ha? But, pero very successful ang Tesla game niya. So, anong gagawin niya? Tapos na siya, level 1, 2, 3, 4, 5. Now, he ran his next level. And he ran his next game. Anong naging next game niya? Ito po naging next game niya. Mass Space Exploration Technologies yan. Alam mo ba, nag-launch siya 1,000 satellites. Yeah. According sa aking research, he launched 1,000 satellites. And now, ano yung next game ni Elon Musk? Telecommunications. Di ba? Yun, kasi nananalo sila. Kung hindi siya nananalo doon, hindi natin siya makikita ang gumagalaw. Kaya maraming tao, di ba sabi mo, naka-steady lang. Ilang taong ka na dyan sa career mo na yan. Di ka na natapos kasi hindi mo nakita ang next level. Hindi mo natapos. Kaya hindi tayo gumagalaw. Kaya natapos yung lifetime natin. Di ba napansin nyo ba? Napansin nyo, ito, wala namang pang-ano. Wala namang pang-discriminate or whatever. Di ba may mga taong isa lang ginagawa niya lifetime? Hanggang natapos ang lifetime niya? Well, siguro, siyempre, unang-una, choice niya yun. Okay? Sige, passion niya siguro yun. Di ba? Pero may mga reason na kasi hindi niya maakyat-akyat ang level niya. Hindi niya matapos-tapos ang level niya. Di ba? So, another example, Tai Lopez. Ano yung naipanalo ni Tai Lopez? E-commerce, di ba? Siya yung nag-predict na darating ang araw ang magiging patok, social media manager agency. And it happened. Ngayon, nasa na si Elon Musk. Another game. Sabi niya sa sarili niya, nagpunta siya sa mga lugar eh. Bumili siya ng mga small businesses. And now, he's ready. He launched his next game. Anong next game niya? Cryptocurrency, di ba? So, yun yung next ano niya ngayon, project niya. Dunlock, according to my research then. So, dati, may mga online ano siya, website eh, o store, whatever. So, ngayon, ano na siya? Di ba? Next level na, next game na. Trainer, di ba? High-end. Alright? So, balik naman tayo, mag-ano tayo? Dito naman tayo sa bataan. Wala sa iba't ibang bahagi ng mundo. Balik tayo. Ito, naisip ko kanina while I was writing script. One of my business partners sa Enspire Bulacan, Ma'am Joyce. Joyce yo. Nung na-meet ko po siya, meron siya laundry. So, laundry shop, Dr. Spin. So, naipanalo ni Ma'am Joyce ang Dr. Spin. Dumaan sa maraming pagsubok. Ano ang next game niya ngayon? Ang next game niya, franchising Dr. Spin. Naipanalo niya level 1, 2, 3, 4, and 5. Ngayon, nag-start siya ng next game. At ngayon, nasa next game na pinuli siya. Kasama natin siya sa Enspire Bulacan. And speaking of Enspire Bulacan, Sir Harold Bakapagal, yan, business partner natin, di ba? So dati, isang office lang hinahawakan niya. Ngayon, nagtagumpay siya. Level 1, 2, 3, 4. Projects from different government agencies, private companies, government, public and private schools. So ngayon, anong next game ni Sir H? Ang next game niya, to franchise Enspire. So, ibig po sabihin po, they are, nananalo sila sa first game. Kaya nagpupunta sila sa next level. Yun po ang ating, yung sinasabi ko, bakit, sagot natin, bakit mas maraming mayaman yung hindi tumitigil, okay? Next po, eto, first challenge ko sa atin lahat. Ang challenge ko sa'yo, kapatid, nakailang game ka na? Dok, isa pa lang. So, ang tanong ko sa'yo, sige, isang game pa lang, anong level ka na? Dok, level 1. Eh, mag-level 2 ka na, di ba? Mag-level 3 ka na. Bilisan natin. Alam nyo, ito ah, bakit ko sinasabi na bilisan natin? Para makapunta ka na sa next game. Kasi ang daming game na naghihintay sa'yo para mas ma-enjoy mo ang buhay. Naalala ko po nung ako po ay, dati ako sa academe, di ba? Hindi ko matapos-tapos ang game ng academe. Kasi I delayed my dissertation ng 10 years. Imagine mo, 10 years akong di nag-PhD. Dinelay ko yung thesis ko, yung one game na yon, dinelay ko siya. Hindi ko matapos-tapos. Nung natapos ko po yon, so na-reach kumbaga sa na-reach ko yung peak
nung game sa academe. What is that? Being the principal, dean of college of education, and dean of academic affairs. So, ano pang iraran ko? Wala na, di ba? Alam nga naman, siyempre, wala na akong iraran, wala na. Di ba? I'm not the owner of the school. So, kumbaga yung pwedeng position na maibigay para sa akin, naibigay na. So, ano ang next game ko? Yun na lang yung naitanong ko sa sarili ko. So, what's next? So, nagpunta tayo sa mundo ng as a motivational speaker, di ba? Then, tumalun tayo kasi sa as a motivational speaker. So, naging client na rin natin mga big companies. Napag-speak na tayo. San Miguel Corp, sa mga big universities. So, nakaano na tayo? Nakapag-speak na tayo. So, nagkaroon tayo ng Rockstar Beauty Corp. Nagkaroon tayo ng, ngayon, eto na tayo. Nasa next game na tayo. Kasi may product na tayo sa Reveal Beauty Corporation. So, yung Reveal. Lumabas na po ang Reveal. So, ngayon, next game na tayo. Rockstar Tech. Huwag ko na sabihin. Register na. Huwag natin sabihin, di ba? So, ngayon, nasa technology na tayo. That's my next game now. Okay? So, kaya ganito po. Bilisan mo na ang pagtapos sa game 1 mo. Game 1 ka pa lang. Ilan taon na tayo, di ba? Ako ngayon, na-enjoy ko ang game 2 ko. Game 3, game 4. Very exciting. Ibang-iba sa game 1, di ba? Si game 1, masabi ko sa sarili ko, I made it. Yan. Hindi man ako perfect na naging principal. Hindi man ako perfect na naging dean of college of education. Pero, may mga naipanalo naman tayo. Sa Dean of College, as Dean of College of Education, madalas po tayong nakakapag 100% passing rate. Yan. Sa College of Education, di ba? So, marami din naman tayo accomplishment. I'm not a perfect dean. I'm not a perfect principal. Pero may mga naipanalo naman tayo. Okay? So, natapos ko na yon. Natapos ko yung game ko na yon. Kaya nandito na ako ngayon sa Rockstar. Right? So, tapusin mo na yung game mo na yan para magpunta ka na sa ibang andaming games. Punta ka sa ano, JB, ano ba yun natin sa Vista Mall? Yung puro games. Time zone. Ang buhay parang time zone. Ang daming game, di ba? Eh, pag tininan mo, paano kaya malalaro lahat yan? Di ba? Eh, kailangan manalo ka dyan sa isa para makalipat ka, ma-experience mo iba't iba. Eh, misa, nagpunta ka sa time zone. O nagpunta tayo sa game area, isa lang na laro mo eh, di ba? Kasi tinamad ka na. Di ba? Nahirapan ka sa next level, ay wag na, ayoko na yan. Umuwi ka na lang, di ba? Alon, hindi mo na enjoy yung buhay, di ba? Alright? Okay? So, eto, dito na tayo sa reminder. Ano reminder mo, Doc? Reminder natin, sa lahat ng ipapanalo mong game, let's say nasa game 1 ka pa lang, first career mo. Halimbawa, first career mo, nandiyan ka pa lang. Doc, game 1 pa lang ako. Walang problema, kaya natin, okay? Tandaan natin, sa lahat ng game, may iba't ibang level. At bawat level, may tinatawag tayong quest, okay? Yan, according to JB, eto mga mission, mga challenges na dapat mong pagtagumpayan. Lahat ng game para manalo ka, kailangan may pasa mo, malabanan mo, magawa mo ang mission. Okay? So, ano yung kinakalaban mo ngayon? I mean, ano yung quest mo ngayon? Anong mission mo ngayon? Thesis din ba? Tapusin mo na yung thesis mo. Alright? Qualifications, certificates din ba para ka ma-promote? Tapusin mo na yan. Dissertation din ba? Tapusin mo na yan, di ba? Defense ba yan? Tapusin mo na. Para matapos na yung game 1 mo na yan, then you run your next game. Alright? Okay. So, second, ganito. Second reminder ni Doc. Okay? So, halimbawa, natapos mo yung game 1. Nagtagumpay na ako, Doc. Eto na ako ngayon. Okay? Ngayon, pupunta ka sa next game. Tandaan natin, ganito ah. Ang next game is harder than the first game. Parang level, okay? Balikan natin si Elon Musk, di ba? Dito lang siya dati. Sa mundo. Sa Earth. Ang next game ni Elon Musk saan? Sa outer space. Di ba? Outer space. Imagine that, di ba? Tayo, anong playing field natin? Sa Earth lang. Dito lang tayo naglalaban-laban. Sabi ni Elon Musk, nagtagumpay na ako dyan sa Earth. Punta ako sa Mars, di ba? Di ba sabi niya nga, if I was born on Earth, why not die on Mars? Di ba? Sinabi niya yun. Ang sabi niya lang naman, curiosity lang naman, pero hindi niya pangarap. Sinasabi niya, pwedeng na naipanganak ka sa mundo, pero mamatay ka sa Mars, di ba? So, next level, di ba? Nasa next game siya. And it's harder, okay? At nung eto po ha, eto, sa atin po lahat, nung ginagawa niya po ang sa outer space, nung naglo-launch siya, dumating siya sa point na nangailangan siya financially talaga. Nung sa mga first business niya po, kumita siya, di ba? $100 million, something like that, PayPal. So, binigay siya ng pera, di ba?
So, pero nung nag-start siya nung panibago niyang business, nawala, 'di ba? Sabi niya nag-zero, nag-one digit lang siya eh. So, ibig sabihin po, while you transcend to the next level ng game mo, dadaan ka sa paghihirap. Mag-i-start ka ulit. Kaya mahirapan ka. Pero even so, eto ka sa atin lahat, even so, kahit mahirapan ka, nasa next game ka naman. Diba? Marami kasing nahirapan, hirap na hirap, nasa first game pa lang, and worse, nasa level 1 pa lang. Diba? At least ikaw, hirap ka man, nasa next level ka. Nalala ko po nung nagsisimula ako ng ito, Rockstar, may punto talaga sa buhay natin dito when we are starting na yung pera natin, konting investment, kumuha tayo, di ba? Nung nasa academe ako, dinadagdagan ko pa yun, nadadagdagan talaga siya. Pero nung nag-start tayo ng next game natin, dahil pa-transcend tayo, so nakuha ko yung iba kong pera, di ba? Kasi nga, paakyat naman sa next level. Kasi from the academe to being a CEO, di ba? To owning a company. Alright? So, you are transcending, kaya medyo nahirapan tayo. Okay? Alright? Kagaya ngayon, mag-start ulit tayo, di ba? Ng isang game, di ba? Sa Bulacan. So, mag-change ako ng place from Bataan going to Bulacan. And I'm sure marami din akong pagdadaan ng hirap. It's okay lang, I'm enjoying it. Okay? Alright, kaya challenge ko sa'yo ngayon, kapatid, saang level ka na ng buhay? Mahirap ka? Kaya mo yan, di ba? And you have to, eto ah, you have to win per level, per game, so that you can start your next game para mas ma-enjoy mo ang buhay. Okay? Maraming salamat and please share this video sa lahat maibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabagot mula dating buhay. Thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go. Kapi po. Kapi po tayo. Sarap po.